Greg, Greg! Greg! Alay, suro, pelitin! Ay, kung napagpalit ng to kay kuha na! Pagdali! Wala na, ikulan, mag-ubirit na! Oh, nandyan pala kayo mga katagay! Okay, mga katagay, nandyan pala kayo. Last video, na-mention ko yung tungkol sa cooling system. Kaya ngayon, ipapakita ko sa inyo kung anong actual talaga sa loob ng engine at saka sa cylinder head. Kaya ito yun. Ang bumbayan, doon papunta. Merong combustion nangyari dyan sa loob, iinit na naman yung tubig. Bago tayo mag-umpisa, shut muna. Ah! Ayos ba? O ngayon, meron akong engine block dito, radiator, cylinder head, para ma-explain ko kung anong connectivity dito yung papasok tubig sa intake. Itong elbow na ito, itong kinakakabitan ng lower radiator hose dito yan. Yan. Nakakonect yan dito sa engine block. Ito ang intake side sa engine block. Pupunta yan dito tubig sa pamamagitan ng pump. Ito yung pump. Yung tinatawag na water pump. Ito yung water pump. Meron yung mga impeller. Fins. Yan. Oh. Yan. Korosyon yan. Kaya inoverhaul ito. Dahil itong korosyon na ito, napunta na dito sa loob ng radiator. Hindi na mag-ikot yung tubig. Kahit na merong pump, pero nabara yung radiator dahil sa itong problema. Yan. Kaya maganda ito, ipaturbuwas ko ito. Ano ibig sabihin ng turbuwas? I-pressurized water pump yan. Pressure wash. Yan. Hanggang dito hanggang malinis. Dito yan, i-intake. Lalabas yan dito. Kaya yung tubig na malamig dito, pupunta yan dito, dito yan dadaan. Iikot yan dito. Sa individual cylinder kasi ito ang iinit eh. Merong combustion mangyari dito eh. Kasi ito ang kaduktong, ito gaganyan yan. Kaya dito mag-combustion yung fuel and air mixture. Ito yung spark plug, oh, tingnan mo. Ito ang mag-ignite. Yan ang magpapatakbo ng engine. Pero i-discuss ko sa inyo mamaya na yung how to pair it. Bakit tatakbo engine? Mamaya na yon sa sunod na vlog. Sa atin, cooling system muna tayo. Kaya dito ang mangyari, nadaanan ng tubig yan, galing sa malamig, pagdating dito, maging mainit na yung tubig dahil sa combustion nga nangyari dito sa combustion chamber. Dito sa cylinder head, ito ang sinatawag na cylinder head. Meron din yung mga water jacket dyan, dadaanan ng water para papalamigin na naman yung cylinder head. Ngayon, dahil sa pressure, in and out yung tubig, yung mainit na tubig, lalabas yan dito. Papuntang radiator. Dahil lang sa mga korosyon, ang nangyari nag-overheat. Pagkatapos, ito yung isang casualties kung damage. Tingnan mo. Ito yung dadaanan ng tubig. Ito tinatawag na cylinder head gasket. Nung uminit, nag-overheat, nag-work. Ibig sabihin nun, gumaganon yung head mo ba eh? Sa halip na flat, gumaganon dahil uminit. Ang nangyari niyan, tingnan mo. Tingnan mo yung gasket na yan. Dito sa combustion chamber, kung ang tubig mapunta na dito, pupunta na yan doon sa ilalim ng engine. Maghalo na yon ang tubig at saka oil. Naging problema na ngayon yan. Kaya nag-mix naman yung ter at saka yung oil. Hindi mo na magamit yung engine mo. Itong cylinder head na ito, dadalhin ito sa machine shop. Hindi tayo sigurado kung makuha pa ba ito sa machining. Baka lalalim na. Meron na epekto yung tinatawag natin na compression ratio sa isang engine. Kaya importante talaga aware kayo sa temperature gauge niya. Kung pababayaan nyo sa halip na head gasket lang ang papalitan nyo, baka cylinder head assembly na papalitan. Nako, malaki ng gasto yan. Punta ka agad sa shop, sa mekaniko nyo para magkonsulta. Yun. Mga katagay, sana sa ginawa ko itong video, meron kayong matutunan na mga yung kunting nalalaman ko, may share ko. Sana meron kayong matutunan
kahit kunti lang. Pero kung halimbawa meron kayong comment, welcome naman ako. Huwag mo lang kalimutan. I-share, i-like, and i-subscribe para kita mo kaagad yung mga additional video ko tungkol pa rin sa sasakyan. Kusga pa rin. Cheers! Ay, naiyapan. Kung pahit sa pahit, pahit, pahit. Kung pa magugusta ka butilya agad. Ikaw yun na. May palayo na magsingi magsingi. Kapuan tayo. Ikaw yun ang loko.